mga kabebe lab. Tinatawag tayo ng kapatid ko. Ano kaya ito? Ano? Ay, amo. Pag una ko tinatawag mo ko. Dami na kasing aso mga kabebe lab ko. Ayan, aso na. Dami na. Tapos din ba sa taas sa may labahan niya, may mga aso siya doon. Nagpalit ako ng damit kasi yung damit ko talagang halatang lumaki na ako. Kinahalis ko siya sa akin. Nagsisimba kami kaya yung kapatid ko mariligo muna habang inaantay ko siya mag-blab-blab tayo para chika-chika tayo. Ayun, pauwi na ako bukas mga kabebelag ko kasi tapos na yung binyag dito. Matin lang tayo ng binyag ng baby namin dito. First apo niya. Kaya lalaki pa, kaya yun, spoiled dito. Kaya yung kapatid ko, umuna-una na sila kasi nga bukas Lunes na papasok na yung mga bata, yung mga anak nila. Ayun, ako naman, dahil pinakamalayo ako, Laguna, sapat-sapatin ko muna yung ilang araw kong pag-i-stay dito kasi minsan lang naman tayo makarating dito kasi nga malayo ako. Ako yung pinaka, dalawa pala kami na malayo, yung kapatid kong nasa Bicolong ate ko, and then ako, tsaka yung kuya ko pala, tsaka yung bunso namin, malayo sila ang magkakalapit, yung ito sa Quezon City, tsaka yung nasa Taytay Rizal, tsaka yung malayo-layo pa nga rin yun eh, tsaka nasa Cainta, kaya yun ang malapit-lapit sila, kaya lagi silang nagbabanding. Ako yung malayo-layo, kaya minsan lang ako makalabas dito, makalabas ng Quezon City. Ayun, okay naman mga kabebe love, kahapon yung binyagan, ang ganda ng reception sa French Mediterranean dito sa, di ko alam kung anong ano yan, pero Quezon City pa rin naman. Di ko sure kung anong ano ba siya, kung Kamuning ba siya or ano, dito lang sa project ko. Ayun, ang ganda ng place nila, ang ganda ng setup nila ng table kahapon kasi talagang nakahiwalay yung family kami, isang long table kami, tapos sa kabilang table naman yung mga ninong at nina, tapos sa kabilang table naman mga friends, yun. Nasa vlog ko na yun mga kabibula, i-check na lang doon kung ano mga eksena, binyagan yun at saka birthday ng apo ng kapatid ko, kaya apo na rin namin yun. Sa bininigan naman siya sa Santo Domingo Church dito sa May EDSA. Kasi nag-waste pa nga yung pamangkin ko para mahanap yung simbahan. Yun, enjoy. Walang kahirap-hirap kasi nag-restaurant sila. Marahe nga lang yung talagang bayad doon kasi syempre parang rent mo yung anong buong restaurant. Ikaw ang gumamit ng hanggang sa matapos yung lokasyon nila kahapon. Kaya yun. Ito na yung parang pahinga namin, kaya dito muna ako kasi umuwi yung dalawang kapatid ko kasi para may kasama siya. Bali, bukas lang ako ng umaga uuwi para mapa-deworming natin si Chiki at saka ipapa-anday rabies ko yun para mabaksinan yung yung aso para safe din si Tana in case na kasi maharot si Tana, lab-lab niya yung aso minsan baka manakakalmot na siya para safe yung bata doon sa mga kalmot-kalmot na yun para anday rabies natin para okay. Ako naman yung antay yung sa pusa ko naman ay tapos na ako nung Webes March 21, booster ko na yon pang port, ano na yon, port dose ko na yon, kaya tapos na. Sabi naman dun sa clinic, it's a lifetime daw yon na protection, pero if ever na makagat man ako ng uli, or ano, wag naman sana ipanalangin, katok-katok ng pusa, booster na lang yung i-inject sa akin, kasi yun pala, protection na yun, lifetime na pala yun. Mag-booster na lang kapag nakagat tayo uli. Ayun mga kabebe love, konting update lang tayo. Ito yung bahay na kapatid ko, pasilip ko lang sa inyo. Ayan, ito yung kitchen. Ayan yung hagdan niya papuntang taas kasi may second floor din siya doon yung mga room niya. Bali, tatlo rin ang CR niya dito sa baba. And then sa second floor, dalawa sa room nila, mag-asawa sa master bedroom. And then meron pa sila doon sa, lapit sa kwarto ng dalawang anak niya. Tapos dito naman,
ituro ko sa'yo. Yan, dyan. Tapos sa pagpasok na yan, ito yung kitchen nila. May CR din doon. At saka doon yung kwarto ng katulong niya. May katulong siya. Bali, sa ngayon, wala siyang katulong. Yung kapatid ko muna ang humahalili sa pagtao-tao dito. Kasi nga, yung kapatid ko naman ay galing abroad yun. Parang magbabakasyon siya dito. Pero hindi ko lang alam kung mag-abroad pa siya ulit. Ito yung sala niya, yan. Medyo malaki yung sala niya. Tapos may garahe din siya. Yun yung garahe niya. Dalawang sasakyan ang kasya dyan. Kasi kagabi nga, dalawa yung nakaparking na sasakyan dyan. Yan. Yan. Dito ko lagi sa sala. Ayan yung sala niya. Ayan, ayan, ayan. Kasi lang dami yung alaga ng aso. Yan, ayan. Nag-apit lang ako sa inyo mga kabibulap ko. Kasi hindi ako makapag-vlog ng tuloy-tuloy kasi nga nahihiya din ako kasi hindi ko tabahay. Siyempre, gusto ko kung ako nag-vlog with permission din niya. Kaya nagpapaalam tayo sa kanya siyempre. Dahil siya ang may-ari ng bahay. Alam tayo shoot lang na shoot lang ng vlog tapos hindi tayo nagpapaalam. Actually, alam naman na niya na nag-vlog ako. Kaya ayun, sabi niya sa akin, okay lang daw sa kanya na mag-vlog ako kung ano, kung gusto ko. Wala naman daw problema. Basta, nagpapaalam naman ako eh. Bala ko nga siyang parang i-house tour siya. Kung papayag siya, wala naman problema. Tapos, wala lang. Iyano lang natin. Dito lang natin mga gamit niya kasi marami rin siyang bag, mga collection ng bag, mga shoes, mga pang ballroom niya. Kasi pag kaming magkakapatid, pag kami may mga event, mga ballroom, siya yung nagpapahiram sa amin kasi siya yung maraming sandals, maraming damit, maraming bag, ayun. Kaming magkakapatid, ayun, okay naman siya kasi siya nagpapahiram talaga sa amin. Katulad nito, hindi ako masyado na rin ng damit kasi nga mahiram magbit-bit. Ito, hiram ko to sa kanya. Ayan, maganda siya kasi na-adjust din siya. Ayan, nakita ko lang sa inyo mga kabibilab. Ayan, pwede mo siyang iganan lang pag ano, saka parang komportable siya. Para siyang kamukha nung suot ko kahapon doon sa Binyagan. Pero, ito naman, may adjust na sa baba. Yun kasi parang plain lang siya na, ano, tapos, parang style ano, ito, oh, ganyan siya. Ito yung kanyang, ano. Para kasing feeling ko, ang ginhawa niya, ayan, malamig siya sa katawan, kaya, sabi ko, pahiram muna kasi nga, yung dala kong damit, medyo bitin kasi nga, lumaki na tayo eh. Pero pagdating natin ng Laguna uli, mag-workout tayo para tayo mag-lose ng weight natin. Ito yung goal natin itong 2024, yung mawala yung mga bilbil natin, kaya tayo nag-workout. Meron tayo mga in-order sa Lazada na ganito ganyan. Yung in-order kong sports bra, hindi ko pa masuot, medyo sikip pa siya. Kailangan mo nating antayin na mag-lose weight tayo para masuot natin yun. Pero nahihiya pa rin akong isuot yun. Siyempre, meron pa rin akong suot na pang-exercise na ano na damit pang Zumba. Kasi ayokong mag-reveal kasi baka naman sabihin ng iba, ay, masyadong revealing ang ano niyan, katawan niyan, ganyan-ganyan. Eh, sa totoo nga lang, yung may nakikita ko sa iba na ano, talagang naka-sports bra lang at saka naka-shirt, wala naman problema. Pero bakit pagka ako, ganun. Parang wala akong karapatang ano, magsuot ng pang-exercise. Eh, talaga naman ang nag-exercise, talagang sports bra at saka ano ba tawag dito? Pwedeng leggings, pwedeng short, pwedeng ano. Pero ako, muroon nga leggings ako eh. Pero hayaan mo na ma-achieve natin yan. I-show natin ang ating body pagka tayo nag-lose na ng weight natin. Pag nag-shape na tayo, okay na. Kahit i-reveal natin ang body natin kung may shape na ba o wala. Actually, ang tinatanggal ko lang naman yung bilbil ko, tsaka yung side fat ko dito, side na to, yung fats ko dito. Tsaka yung likod ko, gusto ko lang naman yung parang magkaroon siya ng shape, at saka yung itong mga braso ko ito. Ito rin naman problema ko. Pero sa mukha naman, wala naman akong ano, kontento na ako kung pangit man ano yung mukha ko, okay na sa akin to. Bigay to ng Diyos, kaya okay na sa akin to. Tsaka sa legs naman, ay konting ano lang din naman, konting tighten lang, okay naman. Ayun, yung talagang gusto kong matanggal, yung bilbil ko lang sa tiyan ko kasi medyo malaki yung tiyan ko kasi syempre na nanganak na tayo. Ayun mga kabibilag, update ko sa inyo mamaya ulit kasi nagsisimba kami ng ate ko. Bali siya naliligo na ngayon sa taas. Ako nakaligo na ako kaya antayin ko na lang siya. Kayo nakapag-vlog tayo kasi hindi kami busy sa chikahan. Gusto ko kasi pag nagchichika kami, hindi ko kukuhanan ng camera kasi nga syempre nahihiya din ako. May mga
confidential din kami pinag-uusapan. Pero yun naman, about family lang. About sa amin lang magkakapatid na gusto ko. Yun naman ay privacy namin magkapatid. Ayokong i-vulgar sa inyo lahat lang din. Gusto ko, pag ako nagbablog, yung kasama yung mga kapatid ko, yung katuwaan lang, tapos yun, mga ano lang. Pero yung mga tungkol sa family, sa mga sekretuhan din namin magkakapatid. Ano na yun, sa amin lang yan. Okay. Pero pag mga event-event na ano, binyagan yung mga party-party, yun, si-share namin sa inyo. Okay, bye-bye mga kabibilab ko. Subscribe nyo naman ako sa bago kong channel, tsaka sa old ko. Tatlo kasi yung channel ko, meron din akong kantahan dance vlog, doon din yung mga sumba ko, at tsaka yung mga kanta ko. Subscribe nyo rin yun, at tsaka yung dati kong account na Betka, yun, i-ano nyo rin yun, Betka vlog, i-subscribe nyo rin, tsaka yung bago ko yung manas yung vlog. Okay, bye-bye, magandang hapon, simba-simba na tayo para bawasan natin mga kasalanan. Bye!